So atin mo titignan ang isang pag-aaral na nakatala sa aklat ng John chapter 2 verses 1 hanggang 10. Ang title po nito mga kapatid ay Do's and Don'ts in Following Jesus. Kung minamahal natin si Jesus, dapat alam natin yung tama at hindi tamang gawin kapag tayo sumusunod sa ating Diyos. Okay, siyempre, ito'y nakabase sa kanyang salita. So, bago natin pag-aralan, ay kukuha tayo ng dalawang golden rule sa Bible para ating maunawaan ang aklat ng John chapter 2, 1 hanggang 10. Ang dalawang golden rule, unang-unang sabi dyan ay, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong lakas. Pangalawang golden rule, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Huwag mong gagawin ang ayaw mo sa iyong kapwa para hindi yan gawin para sa iyo. So yun yung ating rule, golden rule na ating sasandalan sa ating pag-aaral dito sa aklat ng John chapter 2, 1 hanggang 10. Bago nating basahin mga batid, ang historical setting and background mga batid, ito'y after na mabautismuan si Jesus 50 days bago yung kasalan sa Kana. So imagine ninyo, after 40 days, di ba si Jesus ay tinukso sa ilang? So ilang araw na lang yung nalalabi, ang ating Panginoon ay nag-ipon ng lakas para siya ay patuloy na mangaral at gumawa ng mga mirakulo base sa relasyon niya sa ating Diyos. 10 araw lang yon. Pero yung araw na yun mga batid ay quality yung araw na yon sapagkat yun ay ginamit niya sa pagkikipagrelasyon niya una sa Ama kung kaya nga ang kapangyarihan lalo tigit ng pungon ng Banal Espiritu ay kanyang naranasan. So yun yung historical setting o background. Ang setting niya mga batid, ito ay merong kinalaman sa Oriental culture. So, atin titingnan ngayon doon sa Oriental culture nila, bakit nagkaroon ng ganitong mga discussion sila? Na para bagang kapag binasa mo, pinag-aralan mo, parang walang galang si Jesus sa kanyang magulang. Parang walang respeto ang ating Panginoon sa kanyang nanay. Diba? So, ang mga pangunahing karakter mo, patid, unang-unang ating Panginoon, kasama ng mga alagad, at inabutan doon sa punong abala ang kanyang nanay na si Mary. So lahat ng kaanak ng angka ng ating Panginoon ay nandoon. Bukod pa doon sa mga matataas na mga tao na inimbitahan doon sa isang malaking kasalan. So ating ilalagay ang ating kaisipan sa isang malaking kasalan na hindi basta yung mga bisita. Sila yung mga pangunahin. Okay, siyempre, meron din mga bisita doon na hindi pansin. Yung mga bisita na parabagang nandun lang sa tabi. Pero mamaya, mamamangha kayo kung sino yung mga nasa tabi at yung hindi lantad na karakter, mga kapatid, sila yung higit na pinagpala at nasaksiyan, naranasan nila ang kabutihan at ang mirakulo ng Diyos. Dinaig nila yung mga pangunahing character sapagkat hindi nila alam kung ano, paano, saan nanggaling ang himala na kanilang naranasan dito sa kasaysayang ito. Samahan po ninyo ako mga kapatid, ating basahin para lalo nating maunawaan at magkaroon kayo ng background dito sa ating pong gagawing pag-aaral na do's and don'ts in following Jesus. Aking pong babasahin sa Tagalog mga kapatid, chapter 2 ng John 1 hanggang 10. At na ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. At inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ang alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. Mark ninyo yung verse nito mga batid. Anong bumangong problema? Okay, mag-stop muna tayo doon. Isang malaking okasyon, mga batid. Di ba dapat na paghandaan yon? Ha? Di ba kayo nagtatanong? Di ba kayo nagtataka? Bakit nagkulang? Coincidence lang ba? O ano ang purpose ng Panginoon? Bakit nagkulang? Okay. Para maka-relate kayo, tuwing dumanating ang araw ng ang okasyon ng Thanksgiving celebration natin, mga batid,
maraming kinakabahan. Lalo na kapag patapos na yung service. Bakit sila kinakabahan? Abay, parating na parating ang mga tao. Meron nagbibilang doon sa gate kung ilan na yung pumasok, kung ilan na yung ticket, kulang yung ticket, sobra yung tao, kulang yung pagkain. Ang unang-unang bubulong, sino unang bubulong na kulang yung pagkain? Ha? Abay, nakalimutan nyo na ang misis ko. Kailan lang namatay, nakalimutan na ninyo. Ang misis ko, bubulong. Kulang ang pagkain. Pupunta niya si Emmy o yung mga kaibigan, sabi niya, kulang ang pagkain. Bubulong ngayon sa mga deacons kay Brother Romy, kulang yung pagkain. Pupunta ngayon sa mga elder, kulang daw yung pagkain. Pag nakarating sa akin, kulang ang pagkain, pipikit na lang ako. Eh, wala na akong malapitan kung sino pumutaan ko, sasabihan na kulang ang pagkain. Wala ka, matid. Nakita ninyo yung verse 3, nagkulang. Pero sinong unang nilapitan ng nanay ni Jesus? Sino unang nilapitan? Si Jesus! Unang puntos na nais kong malaman ninyo, sa panahon na nagkakaroon ng krisis at ng mga pagkukulang, unang-unang lalapitan natin walang iba kundi si Jesus. Katulad ng ginawa ng nanay niya. Una niyang nilapitan, kahit alam niya na para bang imposible, pero magiging posible sapagkat nananampalataya siya. Ang background niya, mga kapatid, nabalitaan niya kung paano na-overcome ni Jesus ang temptation, nabalitaan niya kung paano si Jesus ay nagturo, nangaral, kaya nga ang pananampalataya niya, mga kapatid, ay nasa kanyang anak na si Jesus, kaya nga nilapitan niya kagad ang ating mahal na Panginoon. Point number one, mga kapatid, dapat si Jesus ang lalapitan. Verse 4, at sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga kapatid. Yung setting niya ay base sa oriental culture. Hindi po ibig sabihin na walang respeto, kundi base sa kanilang kultura, ito po'y pagbibigay galang at respeto pag tinawag na babae o woman, ang sabi sa English. Kapatid, yun ay tanda ng pagrespeto at paggalang. Yan sabi nito, mga kapatid, ang aking oras ay hindi pa dumarating. Ang kanyang oras ay hindi pa dumarating. Para kanyang may sagawa ang kanyang gagawin base sa Ama sa Langit. Verse 5. Sinabi niya sa kanyang ina o sinabi ng kanyang ina sa mga alila. Okay, take note ninyo, sinabi ng ina ni Jesus kanino? Ha? Lumapit ba siya doon sa mga mayayaman na nandoon? Na posibleng, sige, may emergency na nangyari. Pumunta kayo doon, bumili kayo, magdala kayo ng alak. Sinabi bang ganon? Hindi, sino nilapitan? Bakit ang alila nilapitan? Ha? Bakit alila? Siyempre, magtataka tayo, bakit alila? O, patid, sa Bible commentary, hindi sila alila. Ang sabi ng mga servants, ibig sabihin yun yung mga diakono na kasama nila. So, pag sinabing diakono, ibig sabihin, meron din silang pananampalataya at paniniwala kay Jesus na sila'y buong pusong susunod anumang sabihin ng ina kung ito'y patungkol kay Jesus. Sa literal na alila naman, mga batid, wala naman silang magagawa. Sunod lang sila. Wala silang karapatang mga tuwiran, wala silang karapatan magreklamo. Pero sa spiritual side, mga batid, ang sabi ng Bible commentary, sila'y mga diakono na merong kaalaman tungkol kay Jesus, kaya sila ay sumunod. Sila ay sumunod. Ano sinabi ng ina ni Jesus? Mga batid, ang sabi rito, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Gawin ninyo kung anuman ang kanyang sabihin. Ito yung paalala ng nanay niya. Anumang sabihin ni Jesus? Ang sabi niya ay, gawin ninyo. Okay. Verse 6. Mayroon nga rong anim na tapayan na bato na nalalagay alinsunod sa kagaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ng bawat isa ng dalawa o tatlong bangang tubig. Doon sa English, mga kapatid, ang sabi rito ay, naglalaman siya ng 20 hanggang 30 gallons bawat isang tapayang bato. Iniyahanda yon para sa communion service sabagat marami ang magsisidating upang may magamit silang paghugas ng mga paa. Pero sa panahon na yon, dahil malayo pa,
ang communion service nila, bakante, walang laman. Anim. Imagine nyo mga matid, naglalaman siya ng 20 hanggang 30 gallons. Yung isang binibili natin na blue na, ano? Di ba 5 gallons yun? 5 gallons? So kung 5 gallons yun, mga matid, time is 6, magiging 30. So 30 gallons. So imagine nyo 30 gallons na nakahirela. Hindi ba kayo magtataka na hindi magkakaroon ng agaw pansin yung 30 gallons na yon? At ang ginagamit nila noon ay hindi ganyang kanipis. Ang ginagamit nila ay barrel. Ibig sabihin makapal. Malaki yung space. So lahat na naandun sa kasalan, hindi pwedeng hindi nila nakita kung anong ginagawa ng mga alila. Doon sa kasalan, doon sa tarlak, noong panahon ni Brother Ken, anak ni Sister Baby. Noong tapos na, patapos na yung tawag dito, seremonya ng kasal, habay siyempre, yung pinakalundo ng kasal, kapag ka, hindi masarap ang pagkain, kahit na anong ganda niya, naisira pa rin. So mga kapatid, dumating, pinasok yung pagkain, at nung ipasok yung pagkain, abay, naamoy nila parang medyo maasim-asim na. So pinag-aamoy nila. So hindi nakatiis si Mrs., sinabihan si Sister Baby at yung ibang nandoon. Abay pinagtatanggal lahat ng takip. At inamoy, naku, maasim lahat. Abay nagkaroon ng agaw pansin. Ano nangyayari noon? Agaw pansin, bakit? Abay, ang tagal nung kasal, gutom kami lahat ng mga batid. At pagkatapos, panis yung pagkain. So malaking problema nga, mga batid. Kaya nga dito mga batid, yung sinasabing mga 30 gallons, no? O 30 container na yon ay agaw pansin para hindi mapansin. Mamaya malalaman niyo bakit ko ibinubunto ang mga bagay na ito. Ito'y merong kinalaman sa ating pong life application approach dito sa ating pong pinag-aaralan. Kung i-spiritualize natin, marami kayong makikitang kabutihan at himala na ginawa ng ating pong mahal na Panginoon. So, ang sabi dito sa verse 7, sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig. Marinig niyo, mga matid, ha? Punuhin ninyo ng tubig ang mga tabayan at kanilang pinuno hanggang sa labi. At sinabi niya sa kanila, kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan at kanilang iniharap. At nang matikman ng pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak nga at naging at hindi niya nalalaman kung saan buhat, ang sabi niyan mga batid ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ang lalaki. At sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay mabuting alak at kung mga kainom ng mabuti, ang mga tao ay saka inilalagay ang pinakamasama. Pero dito ang sabi dyan ay itinira ang mabuting alak hanggang ngayon. So yung setting niya mabuti, no? Nagsiserve sila ng mabuting alak. Then pag paubos na, ako iniisip ko mga batid, medyo may kamahalan siguro yung unang pitas. Unang piga. Yun ay mabuting alak ang sabi, no? Tandaan niyo mga batid, ito'y grape juice, ha? Hindi alak na nakalalasing. Kasi kung ang ating kaisipan ay alak na nakalalasing, ay parang manginginom si Jesus. Kasi nandun sa kasalan. Pero hindi, ito'y grape juice. Mga batid, siniserve nila yung unang masarap na alak. Naranasan na ba ninyo kapag kayo pumunta sa malaking okasyon at yung unang tikim ninyo ng pagkain ay napakasarap? Di ba? Napakasarap. Pero pagtagal, kahit hindi na masarap yan, masarap pa rin. Bakit? Abis, namanhid na yung dila na sanay niya doon sa lasa. Kaya kahit anong ipasok mo, manhid na. Ang alam mo, masarap lahat. Kaya pala, inisiniserve nila yung mabuting alak, pag sila medyo marami na nainom, yung masamang alak ay doon nila inilalabas. Hindi nila napapansin na yun ay masarap na rin. Kaya nagtaka yung pinuno ang sabi, bakit itinira yung mabuting anak? Mas masarap pa dun sa una. Mahal niyo mga batid, pag ang Diyos nagkaloob, yung hindi ninyo ini-expect, yun ang ibibigay ng Diyos. Yun ang puntong ibig kong sabihin sa inyo, mga kapatid. So ang himala, water, turn to, hello, wine. Bago ba ito? Bago pa ba ito?
Hindi na ano. Dahil sa Bible, maniwala kayo't hindi, may nagkaroon ng himala, water turned to, ano yun? Gasoline. Very common na yun. Pag nakita nyo, yung tubig naging dugo. Yan ay doon sa history, sa panahon ng Egypt. Pero yung tubig naging gasolina. Nabasa ba ninyo? Ha? Ah, hindi. O, balikan ninyo yung kasaysayan doon sa Mount Carmel. Ha? Doon sa Mount Carmel. Sabi ng Panginoon, ang sabi ni Elijah, basahin ninyo ng tubig, yung handog. At pagkatapos, maglagay kayo ng maraming tubig doon sa palibot. Punoy ninyo yung bampanang hindi masusunog. Pinuno. O, batid pinuno? Bakit nasunog? Ha? Hindi ba kayo nagtataka bakit nasunog? Yun ang himala na ginagawa ng Diyos. Water turned to gasoline. Ito naman ay water turned to wine. Okay. So atin ang isa-isayin ngayon sa ating pag-aaral. Tandaan ninyo, meron tayong premise kanina. Yung pong ating golden rule. Ibigin ng Diyos na bumbuso buong kalawat buong lakas. Pangalawa, ay ang ating kapwa, gaya ng ating sarili. Ano naman ang sinasabi ng aklat ng Desire, pages 148, paragraph 4? Ano ang kahulugan nito sa atin? Oh, tingnan nyo, mabati, nagsabi dito, the water represented baptism into his death. Yung tubig na binabanggit doon, ito ay nagre-represent doon sa baptism. Ibig sabihin, doon sa kamatayan niya na kung paano tayo'y namatay. So, tandaan ninyo, lahat na nandoon, sila po'y mga hikayat. Lahat na nandoon, narinig ang salita ng Diyos. Lahat na nandoon, kilala si Jesus. Lahat na nandoon, narinig na nila kung ano ang ginagawa ni Jesus. Kaya nga ang sabi ito, nire-represent ito, yung tubig, doon sa kanilang baptism. The wine, the shedding of His blood for the sins of the world. Yung wine na grape juice na ginagamit nila, ito yung nagre-represent sa dugo ni Jesus na siyang luminis sa atin after na tayo'y mabautismuhan. After na tayo ay tinawag ng Diyos, tayo'y nakapag-design through the power of the Holy Spirit na tayo'y mag-design na tanggapin siya. Then yung dugo ni Jesus na siyang naglinis siya. Then kaya nga, ang message na ito ay para sa atin ngayon na tinawag ng Diyos, nilinis ng kanyang dugo, para tayo ay gumawa ayon sa Diyos at huwag gawin yung hindi dapat. Kaya nga merong do's and don't kapag tayo'y sumusunod kay Jesus. Kasi ang message nito ay para sa atin, ang sabi na aklat ng Desire of Ages. The water to fill the jars was brought by human hands, but the word, yung salita mismo ng ating Diyos, the word of Christ alone, could impart to it life-giving virtue. So, kumpleto siya. Ang sabi mga batid, yung tubig na kumakatawan sa ating kamatayan after baptism, si Jesus naman, inaringgan na tayo doon sa kanyang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang dugo na nire-represent ng wine na ginagamit sa Biblia kapag mayroong communion, kapag mayroong ginagamit na malaking gatherings. And then, para tayo lumago, mga kapatid, ito mismong salita ng Diyos. Dito sa chapter 2, 1-10, siya yung nagbibigay sa atin ng iba yung singla at ng lakas kung gagawin natin yung sinasabi ni Jesus. Pero sad to say, ang sumunod ay yung mga alila. Kaya nagtataka sila, saan galing yon? Sino nagkaloob nito? Di ba nagtataka sila? Pero yung mga alila, nagtaka ba? Hindi mga batid. Hands-on sila kung paano kinuha yung tubig. At kung paano isinalin. At kung paano sinerve. At kung paano natin kumpa na ito yung anak. Nakita nila yung mirakulo ng Diyos. Kaya nga, ang unang-unang sabi niyan, doon sa gagawin para magkaroon ng blessing para sa atin, dapat na doon yung positive side palagi. Huwag nating ilalagay sa ating kaisipan yung don't
na kung saan ito yung negative side ng ating spiritual na mga buhay. Dapat laging naandoon tayo sa positive side. Unang-unang sabi diyan, when God says, ang sabi diyan mga batid, ano ang gagawin? Pag sinabi ni Jesus, okay, anong ginawa ng mga alila? Ha? Do it! Sa dos, kapag ka sinabi ni Jesus, gawin. Pero nakakalungkot, pag sinabi ni Jesus, kinokontest natin. Pag sinabi ni Jesus, ayaw nating gawin. Mas gusto nating gawin ang gusto natin. Okay lang yun, kahit gawin natin. Pero ipinapakita ng ating pong pinag-aaralin yung do's and don't para ang blessing at ang miracle ay tanggapin natin sa Diyos. When God says, ang sabi dyan, do it! Ang sabi sa Bible, sa verse 7, Jesus said to them, fill the water pouch with water. Hindi pa kinagtataka bakit sumunod sila? Ha? Abay kahit alila siguro ay parang bantulot sila. Diba? Abay punuin mo ng tubig, abay napakaraming ilalagay mo na tubig doon sa anim. Pero bakit sila sumunod? Dahil kilala nila yung nag-uutos. Kaya sila sumunod. Kung kilala nga natin yung nagsasabi sa atin, walang dahilan para hindi tayo sumunod. Huwag tayo magreklamo. Ang gawin natin ay sumunod. Pero, pag doon sa tayo sa negative side, tingnan ninyo. Para hindi kayo malito, yung dos, may ibig sabihin yung D, may ibig sabihin yung O, mayroong ibig sabihin yung S. So, tatlong puntos lang. Yung don't, meron din. Yung unang letter doon sa dos, ang sabi dyan ay, do it. Kaya nga, sumunod sila. Then doon sa don'ts, mga kapatid, yung unang D, mga kapatid, when a man thinks, ano kagad? Ha? May pagdududa. Normal yan sa tao. Ha? Normal yan. Kahit sa business side, kahit yan ay sa corporate world, kahit yan ay sa church board, kahit yan ay mismo sa loob ng church, kahit yan ay matagal mo nang kasama, merong doubt. Bakit nandun yung negative side? Pero sa salita ng Diyos, ang sabi nito, gagawin mo lamang nga yung positive side, sumunod ka lamang kung paano yung mga alila. Sumunod! Tingnan ninyo kung ano sinasabi ng Biblia tungkol doon sa iniisip natin na nagkakaroon tayo ng negative thinking, nagkakaroon tayo ng doubt, kaya hindi natin dapat ito gawin. Ang sabi ng aklat ng James chapter 1 verse 6. Oh, ang sabi niya mga batid, but when you ask, you must believe and not ano daw? And not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. Kaya nga kahit matagal na tayo sa pananampalataya kapag merong narinig tayong ganito, oh, dito tayo. Pag meron tayong nakitang medyo marami ng hagot, ay, doon tayo. Bakit? Abay kasi, hindi natin sinusunod yung golden rule. Kung mahal nga natin si Jesus ng buong puso, buong kaluwalhati, buong lakas, kahit na iyon ay makakaapekto sa atin, susunod at gagawin natin kung ano ang sasabihin nino. Ni Jesus. Ito yung tunay na alagad at tagasunod ni Jesus, mga kapatid. Kahit apektado sila, gagawin nila kung anong sinabi ni Jesus. Para silang hilong talilog doon, nagkakarga ng tubig. Siguro iniisip nila, anong gagawin itong aming master? Although kilala nila. Di ba? So, tanda ninyo, when a man thinks, doubts not. Huwag tayong magduda sa ating Diyos. Pero, dahil sa negative side, nag-iisip kagad tayo ng pagdududa kung ito nga ay gagawin natin. Next, when God commands,
Doon na tayo sa letter O. When God commands, anong gagawin natin? Ha? When God say, ang sabi nito ay, do it. Pero when God commands, anong gagawin? Ha? Sabi ni kata, obey. Obey. Ang sabi ng paraon sa Egypt, obey? Ba, nagtataka sa isang hari, isang paraon, pinuntahan ni Moses, ang kailangan lamang gawin ay sumunod. Abay, hindi siya sumunod. Pero ano nangyari sa kanyang kaharian? Ano nangyari? Mga kapatid, unti-unting naranasan nila kung paano magkaroon ng bankruptcy sa lugar ng Egypt at marami ang nakamatay, marami ang mga naapektuhan. Pero, ang sabi dyan, when God commands, obey. Ang sabi ng talata, then He told them, draw some out. Kumuha na kayo. Nabibigyan niyo, mga madid, sinalinan nila ng 30, no, 30 na mga barrel na yon na naglalaman ng mga tubig, sinalinan nila yung tabayan. At ang sabi ni Jesus, kumuha na kayo ng kaunti. Kumuha na kayo. Abay, sunod, sunod lang sila. Kaya pag sinabi ni Jesus, ang sabi dyan ay sumunod. Huwag na kayong magduda. Huwag na kayong magdalawang isip. Sunod. Pag hindi sumunod, mga batid, gagawin pa rin ng Diyos ang nararapat. Naalala ninyo yung nagpapasan ng kaban ng tipan? Sa panahon ng matandang tipan? Alam ng mga alagad ito dahil ang kanilang basihan sa kanila pong pag-aaral na ito ay ang lumang tipan. Naalala ninyo yung panahon ng matandang tipan na usong-usong nila yung kaban ng tipan at sila'y tatawid? Hmm? Ingatan na yun ay wag? Ha? Na wag? Mabuwal. At sabi ng Panginoon, wag ninyong ahawagan. Eh yung nagbubuhat, nakita nilang tatagilid na. Anong ginawa? Ha? Sinalo, hinawagan. Ano ang utos? Wag ninyong ahawagan. Ano nangyari sa kanila? Ha? Ano nangyari? Namatay sila, mga kapatid. Hindi nila nasaksihan yung mirakulo ng Diyos sa panahon na yon kung hindi nila sinalo yon. Makikita nila, maaaring yung kaban ng tipan ay lulutang sa hangin. Maaaring yung kaban ng tipan, mga kapatid, ay hindi kailanman mababasa. Subalit inunahan nila ang Diyos. Ano nangyari? Namatay sila. Kaya nga, kapag ka ang Diyos ay nag-utos sa atin, ang kailangan natin ay sumunod. Minsan, gumagamit at ipinapahintulot ng Diyos yung mga bagay na medyo masakit para lamang makita natin ang mga sinasabi ng ating Diyos para sa atin. So, kaya mga batid ang sabi niyan, when God commands, obey. Kaya nga sila ay kumuha. Pero, doon sa negative side, yung letter O, tingnan ninyo, when a man feels, kasi pag ang tao ay pakiramdam nila, kanina ay pag ang tao ay iniisip niya, yeah, iisipin niya, ay mayroon doubt. Pero pagdating pala doon sa sinabi ng Panginoon, walang doubt para doon sa positive side. Pero dito sa negative side, pag naramdaman ng isang tao, ano ang kanyang ginagawa? Ha? Ano kaya ang kanyang ginagawa pag naramdaman niya? Ha? Doon sa negative side. Mga kapatid, ang sabi dyan, observe not. Ibig sabihin, nag-o-observe lang. Abay, marami na mga activities na ginagawa, marami na mga program, abay, parang masaya na tayo nag-o-observe lang at tinitignan lang. Eh, masaklap ba, kapag naging failure yung mga program and activities, sinasabi ko na nga po eh. Hindi tama yun. Ito yung reality, mga batid. Kahit dito sa ating pag-aaral na ito, mga batid, no?
Marami lang ang nag-o-observe. Imagine mo ba di 30 na barrel na nag-aagaw ng pansin, pero walang tumulong, walang nagsali ng tubig, pinabayaan sa mga alila. Why? Kasi nag-o-observe lang. Mataas lahat ang kanilang pride. Walang tumulong. Alila lang ang nagsalin. Kung meron lamang sana doon sa mga nakapalibot, kahit sa mga matataas na tao na tumulong para magsali ng tubig, nasaksihan sana nila na ito'y purong tubig. Hindi ito alak. Kasi may doubt sila eh. Bakit naging alak? May pinagkuna ng alak. Kahit yung namuno doon sa pista mga batid, meron doubt saan nang galing ito. Meron doubt. Hindi nila nakita ang kapangyarihan ng Diyos kung paano ginawang alak yung tubig. Bakit? Nag-observe lang sila. Di ba masarap ang pakiramdam natin na tayo involved sa gawain at nakita natin yung mirakulo ng Diyos na gumawa sa mga tao nakikinig at tumatanggap ng kanyang salita na sila'y na-convert, sila'y tumanggap sa Panginoon, kesa doon sa nag-observe lang tayo, oh, tama nga, tinanggap nila. Mas masarap yung susunod kesa mag-observe. Tingnan niyo, sabi ng Biblia, sa aklat ng Lucas chapter 17 verse 20, marami sa atin sa kabuuan na naiinip tayo sa pagparito ni Jesus. Pero ano sabi ng Biblia? Luke chapter 17 verse 20, the coming of the kingdom of God is not something that can be observed. Abay, nag-observe lang tayo eh. Ang pag-aantay sa pagparito ng Diyos, kailang involved tayo sapagkat kasama tayo, kabahagi tayo sa naghahanda sa pagparito ni Jesus. Subalit kung hindi tayo involved at nag-observe lang tayo, mga kapatid, may inip nga tayo, oh, tagal pa yan. Hindi pa darating yan. Pasok muna ako ng Sabado. Tsaka na, kapag alam kong malapit na. Why? Kasi nag-o-observe lang. Pero kung tayo sumusunod sa Diyos, dama natin na ito nga, nandyan na nga, malapit na nga, darating na nga ang kanyang kaharian. Hindi tayo kailanman naiinip. Alisin yung negative side ng sabi dyan ay observe not. Kundi obey, sumunod tayo sa Diyos. Ang golden rule, kung mahal natin ng Diyos, susunod tayo ng buong puso, buong kaluluwa, at ng ating buong lakas. Why? Sabagat ito yung golden rule na sinasabi ng Biblia. The number 3, doon sa dos, yung letter S, kung ano ang gagawin natin. When God commission, kanina, when God says, ang gagawin natin ay do it. When God commands, obey. When God commission, ano ang gagawin? Ha? Antay muna, maghanap muna ako ng budget. Antay muna. Mag-aagilap pa ako ng aking mga kaibigan. Antay muna. Ibipromer ko muna ng aking sarili. Antay muna. Hindi pa ako spiritually handa. Antay muna. Marami pa ako gagawin. Ganun ba? When God commission, ang sabi niya mga batid, serve. Walang pagdududa. Walang alinlangan. Serve God. With all our hearts, ng lakas, at ng kaluluwa natin. Why? Sapagat yun ang golden rule na sinasabi ng Bible. Susunod at susunod, maglilingkod at maglilingkod. Pero ano yung opposite? Yung letter, sana tayo? Ha? Ah, buti lang igiling si letter N doon sa negative side. Tingnan ninyo, ang sabi niya mabatid, doon sa serve, he told them, take it to the master of the feast. Ha? Doon sa, ano yan, doon sa positive side. Nung kinumission sila ng Diyos, sumunod at pinaglingkuran. Imagine nyo mga kapatid, kung kayo yung servant, mga kapatid, isinalin mo tubig, alam mo tubig, kinuha mo, then utusan ka ngayon, iserve mo. Ha? Abay, kung yan ay governor, kung yan ay congressman, kung yan ay senador, at yung pinainom ng tubig, abay, baka pag minalas-malas ka, baka sa oras na yun, masipa ka. Abay, niloloko mo ba ako? Alak ang dapat ni sir, bakit tubig ang binigay mo sa akin? Pero hindi. Hindi sila nagdalawang isip. Ang ginawa nila, sumunod at nag-serve sila ng walang alinlangan. Kaya nga, nasaksihan nila, naranasan nila, nung magsalita yung puno
ng kasalan na yon. Wow, napakasarap nito. Saan galing? Why? Kasi hindi siya involved, siya nag-observe lamang. Hindi siya sumunod sa Diyos. So yung negative side mo, but when man knows, di ba? Kanina, when man thinks, di ba? When man feels, anong ginagawa nila? Ha? Doubt? Observe? Pero dito, when a man knows, alam na natin. Anong ginagawa natin? Ha? Doon sa letter N. Ha? Ang sabi niya mga kapatid, nineneglect natin. Oh, marami naman dyan. Mas maraming marurunong sa akin dyan. Sila na lang. Marami namang may kaya dyan. Nakuwala. Pero alam mo yung totoo. Ikaw ay gifted. Ikaw ay binigyan ng ating Diyos, pero nineneglect. Sabi, sila na lang. Nahiya ako, hindi ko kaya. Yun yung negative side. Ano sinasabi ng Biblia, mga batid? Ang sabi ng Biblia, do not neglect your gift. Huwag ninyong kalimutan ang inyong kaloob na itigaling mismo sa Diyos, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. Ito'y kapangyarihan na isinanin sa inyo, na ibinigay mismo ito ng Diyos para sa kanyang mga lingkod upang kayo'y magabi niya sa gawain. Kaya sabi niya mga batid, when a man knows, wag nating inineglect kung anong gift ang binigay sa atin ng Diyos. Pero ang masaklap ay nineneglect natin. Sabihin natin, sila na lang. Mga kapatid, tapos nagre-reklamo tayo, napakatagal dumating ang Panginoon. Pero hindi tayo sumusunod, ino-observe lang natin. Ang isang tunay na anak na lingkod ng Diyos, pag may nakita siyang gawain, siya mismo ini-involve ang kanyang sarili, hindi kailangan tawagin. Pag nakita niya yung pangailangan, hindi kailangan katukin ang kanyang puso, eto gamitin niyo sa gawain. Magkano pang kulang, eto gamitin ninyo. Last night, inimbitahan kami doon sa isang birthday at nilapitan ako ng isang kapatid. Ang sabi ng kapatid, kailangan pa ba ng chinelas sa city jail? Ay sabi ko, opo, kailangan pa. Okay, balikan mo ako dito the mids of February. Magkakaloob ako ng 100 fares at chinelas. Wow! Bakit? Nakita niya yung Panginoon. Hindi na kailangan katukin. Oh, batid. Kundi siya mismo ay nagsiserve sa Lord sa pamagitan ng kanyang tinatangkilik. Kaya ang sabi niya mga batid, when a man knows, neglect that. Because ang sabi diyan, tayong lahat ay binigyan ng kaloob ng Diyos. And last, ang sabi niya mga batid, when a man believes, kanina, when a man knows, nineneglect. Pero when a man believes, ano ginagawa? Ha? Oh, sabi niya mga batid, think not. Hindi na nag-iisip. Naniniwala nga, pero hindi nag-iisip. Ang sabi ng Biblia, sa aklat ng 1 Corinthians chapter 2, verse 18, tingnan ninyo mga kapatid. Sana'y namarkahan ninyo yung mga talata. Maganda mga talata yan mga kapatid. Do not deceive yourselves. Huwag daw natin dayain ng ating sarili. If any of you think you are wise by the standards of this age, ibig sabihin, kung iniisip ninyo na kayo matalino dahil sa mga na-acquire ninyo sa mundong ito na inyong kinakatatayuan, abay, sabi ni Pablo, mag-ingat kayo, dahil ang lahat ng mga bagay na sinasalita ng Diyos, iniuutos ng Diyos, at kinukumisyon ng Diyos, ito'y moral na spiritual para sa ating paglagong spiritual. Pero kung iniisip natin yung ating kakayanan na nakuha sa mundong ito, mga batid, babagsak at babagsak tayo spiritual. Babagsak at babagsak tayo sa ating pananampalataya. Bakit? Binigyan babala tayo ni Pablo. Nang sabi niya, do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standard of this age, you should become fools so that you may become wise. Di ba, ginagamit ng ating Panginoon yung sinasabing mga walang alam, particular yung mga fishermen na tinawag ng Diyos. Pero ano nangyari? Mga kapatid, silang lahat ay nagamit ng Diyos. So mga kapatid, alisin natin sa ating isip yung bagay na negative.
Mga kapatid, for us to experience God's blessing and miracles, when God says, do it. When God commands, obey. And when God commissions, ang sabi dyan, serve. Magandang umaga po sa inyo lahat.